Si Blair Adams ay isang Canadian na natagpuang pinatay sa isang parking lot ng under-construction hotel sa Interstate 40, Knoxville, Tennessee sa Amerika. Ang kanyang kaso ay nababalot ng misteryo at nananatiling unsolved. Ito ang kwento ng misteryosong pagkamatay ni Adams na hindi pa nalulutas hanggang sa ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga susunod na kwento dito sa Abyssal TV. Si Blair Adams ay isang foreman ng isang construction company at lahat ng tao ay nagsasabing napakabait niya, pati ang kanyang mga pamilya walang masabing hindi maganda sa kanya. Napaka-friendly niya at optimistic at palaging nakangiti at wala itong kaaway. Pero bigla itong nagbago noong summer ng 1996. Ang kanyang pagka-cheerful at smiley ay biglang nawala at napalitan ito ng pagka-matatakutin at pagkabalisa. At palagi na siyang ganito at hindi na rin ito nakakatulog dahil sa kanyang pagkabalisa. Napansin ito ng kanyang ina kaya tinanong siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero sinabi ni Adams na hindi niya daw kailangang sabihin pa sa kanya ang problema. At noong July 7, 1996 sa Surrey, British Columbia, winidraw ni Blair Adams ang lahat ng kanyang pera sa bangko pati na ang kanyang safety deposit box. Ay kinuha niya lahat pati ang laman nitong cash, gold at platinum. At pagkatapos ay sinubukan niyang pumasok sa Amerika sakay ng ferry mula sa Victoria, British Columbia papuntang Seattle, Washington. Pero hinarang siya ng US Immigration dahil nagduda ito na baka siya ay isang drug courier dahil sa sobrang daming pera na dala niya at nang ma-check ng immigration na wala siyang kaso or any convictions tungkol sa drugs, pinakawalan siya pero hindi siya pinapasok sa US at pinabalik sa Canada. Makalipas ang dalawang araw, July 9 ng umaga, nahuli si Adams ng mga Canadian Border Patrol na nagtangkang tumawid sa border ng naglalakad sa Pacific Highway Border Crossing. Pero pinakawalan siya dahil wala naman siyang record. Sa sumunod na araw, nag-resign siya sa kanyang trabaho at bumili ng ticket papuntang Frankfurt, Germany. At matapos niyang mabook ang kanyang flight, pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan at nang makita siya ng kanyang kaibigan, siya ay takot na takot. Balisang-balisa na parang may humahabol sa kanya at naghihingi ito ng tulong kung pwede ba daw siyang ihatid sa border para makatawid siya papuntang Amerika dahil meron daw papatay sa kanya. Pero hindi natulungan si Adam sa kanyang kaibigan kaya umalis ito at dumiretso sa airport at nirefund ng kanyang tiket. At pagkatapos ay nag-arkila ng kotse at dumiretso sa Canadian-American border at sa panahong ito, nakapasok siya sa border at dumiretso sa Seattle Airport. At bumili agad ng tiket sa eroplano papuntang Washington, D.C. Pagdating niya sa Washington, nag-arkila kaagad siya ng kotse doon, isang Toyota, at nag-drive ito papuntang Knoxville, Tennessee na 500 miles sa southwest ang layo. Na parang ayaw niya talagang masundan at matrace kaya niya ito ginagawa at narating niya ang Knoxville. At nagpagas sa isang gas station pero hindi na niya mapaandar ang kotse. Kaya nilapitan siya ng nagtatrabaho doon at nalaman na ang susi ng kotse na hawak ni Adams ay hindi pala para sa kotseng yon. Kaya hinalughog nila ang sasakyan pero wala silang nakitang susi ng Toyota. Kaya nagsuggest si Blair na itow na lang ang kotse sa malapit na motel para doon din siya mag-i-stay at maghihintay ng kapalit sa bagong susi sa car rental company. Mag-aalas 7 ng gabi sa motel, nakuha pa ito sa CCTV ng lobby, dinescribe ng representative ng motel sa Unsolved Mysteries na si Adams daw noong panahong yun ay paranoid. Sobrang nininerbios na parang may humahabol sa kanya. Kahit sa loob ng lobby, palagi itong lingon ng lingon sa likod na kahit wala namang ibang tao. At 5 beses itong palabas-pasok sa lobby sa loob ng isang oras bago ito nagtanong sa receptionist kung may available bang kwarto. At pagkatapos niyang mabook ang kwarto, umalis siya sa motel at hindi ginamit ang kwarto.
at yun na ang last time na nakita si Adams na buhay. Kinabukasan, nadiskubre ang kanyang katawan sa loob ng isang parking lot na kalahating milya ang layo mula sa motel. Ang kanyang katawan ay nakahubad, wala na itong damit at pantalon. Pati ang kanyang medyas ay tinanggal at may total na $4,000 cash na Canadian, American at German currency na nakakalat sa kanyang katawan. At may nakita rin ang mga pulis na alahas at gold na nasa bag na nasa crime scene at ang susi ng Toyota na kotse ay 10 feet ang layo mula sa katawan ni Adams. Maraming sugat ang kanyang kamay at may mga bugbog ang kanyang mga braso, pero ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay malakas na paghampas sa kanyang tiyan na sanhi ng pagputok ng kanyang stomach. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya sa nangyari at lalo na nang malaman nilang nasa Knoxville siya. Wala naman silang kakilala na taga doon sa Knoxville, lalo na si Adams. At nagtaka din ang mga pulis bakit siya nagpapazigzag-zigzag sa dalawang bansa na parang may inililigaw siyang tao at para hindi siya masundan. Bakit niya ito nagawa? Pero walang motibo sa kanyang pagpatay dahil kompleto ang kanyang mga gamit sa crime scene. Pera, alahas at mga gold at wala ring suspect. Hanggang ngayon ay hindi matukoy kung ano ang rason bakit pinatay si Adams at sino ang pumatay sa kanya. Mananatiling misteryo ang kanyang pagkamatay sa Knoxville, Tennessee. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe sa Abyssia TV. Maraming salamat sa inyong panunood.